Hello mga Caps! Ngayon naman po ipapakita ko po sa inyo kung paano po ayusin ang isang forklift na hindi na po gumagana ang kanyang power steering. Okay po, let's go and make complicated things work smoothly. Okay po, una po, pihiti po natin pakaliwa at pakanan. And then, kung wala pa rin po, simulan na po natin buksan ang mga covers para ma-check ang lahat ng mga components na responsible sa power steering. Una po, tanggalin po natin itong covers sa kanyang lever. Pangalawa, ito naman po yung flooring kung saan nakalagay ang kanyang power steering booster. Pangatlo, ito naman po yung top cover at saka yung kanyang back cover para naman po mag-check natin yung kanyang power steering booster motor. Pangapat, buksan din po natin yung kanyang back cover para magkaroon po tayo ng maluwag na access sa booster motor. At panglima, buksan din po natin yung kanyang side cover kung saan naroon naman po yung kanyang power steering contactor. Part po ng troubleshooting ay ang cleaning. So bago po namin simulan mag-troubleshoot ng lahat ng mga lines at mag-check ng mga components, ito po ay aming munang nilinis sa pamamagitan ng compressed air para maalis po ang lahat ng mga alikabok na sakaling nag-accumulate sa lahat ng kanyang mga components. Sinisiguro po namin na lahat ng mga motors ay free sa mga carbon dust. Ganun din, ililinis din po namin kung saan nakalagay ang power steering, booster, electronic board. Then, i-power on na po namin para masimulan na po ang troubleshooting. So, ayan po yung kanyang error, letter D. Ibig sabihin, may problema po sa kanyang steering drive. So, tanggalin na po natin para makita po natin ng maayos. Ingatan lang po natin ang paghawak at paghila ng board para hindi po siya mabangga at hindi po magkaroon ng static
yung kanyang mga components. So ito po yung bago, ganun din po, ayusin po natin yung pag-handle hanggat maaari po, iwasan yung mahipo yung kanyang mga ICs, mga resistors, at para hindi na po masyadong magkamali, tanggalin nyo po ng as is at ibalik ng ganun din po yung mga wires para siguraduhin hindi na po magkapalit, sapagkat meron po yung mga positive, mga negative poles, polarity, dahil yan po ay merong input volt at mga merong output volts. So ito na po yung power steering board na aming pinalitan. So iti-testing po natin. Open po natin yung power. Ayan po, dati po yan nung sira po siya, pag binuksan po yung power, yan po ay may error D. Ngayon wala na po yung kanyang error, pero dapat po yan ang kanyang center ay nasa gitna ang line. Pag pinihit nyo po sa kanan, yan po ay pupunta sa baba. Pag binitawan nyo po, gigitna uli. Pag pinihit nyo po sa kaliwa, yan po ay pupunta sa taas. Ganyan po. So gumagana na po siya, kaya ikabit na lang po natin at i-testing para malaman po natin kung meron pang kailangang i-adjust. Okay? At syempre pa, kailangan din po natin i-check ang kanyang power steering sensor board. So makikita nyo po, ayan po yung board. Okay, at may sensor po yan sa gitna. Good morning. Hi. Ayan po yung kulay black ngayon. Ayan po ay may clearance doon sa kanyang steering. Ganyan po. So pag ina-adjust nyo po yan, baka layo o palapit, nagkakaroon po ng sensitivity ang kanyang steering, na isi-send naman po yung signal papunta rito sa control board na ito. Ayan po. So ayan na po, naikabit na natin. At kita-timing nyo lang po natin kung kailangan pa. Okay. Anong gusto ng sensor? Pagkakabit? Papanan. Ilang volt? Okay. Kaliwa. Ilang volt? Okay na po. Konting pitik lang yan. Hindi bumabalik. Kabila nga kung babalik. Babalik yan. Ito bumabalik na. Wala. Ay, wala. Pag kanilayo ko po, ay wala po siyang sensitivity. So, idikit po natin ng konti. Pihit sa kanan. Kaliwa. Pihit. Tuloy-tuloy. Kaliwa. Alam mo what? Stop. Ito ay mga buhay. Good morning, sir. So, ipita na po natin. Mukhang kuminsido na yung ating nagmamaneo. Sige, pihit sa kanan. Kaliwa. Pihit sa kanan. Okay, stop. So, ilalak na po natin. Mas maganda ito. Okay, testing ulit.
Ignacio. Malinis na. Ayan po, mukhang okay na po. Sige. Hindi po, dalito na bumbo. Ibalik na po natin yung mga cover. Yan muna. Patay. Okay po, so isusuli na po natin. Go! Ingatan mo mahuhatan yung mga icing. No matter what, my team always had a time to joke. May eggs na. Ayan, malapit na po tayo matapos mga cups. Sinusuli na lang yung covers. Ito yung saba cover. Ito naman yung sa top cover. At ito ang side cover. Okay, so testing na po natin. So ayan, hanggang sa muli mga cups, ingat po kayo.